So, alam nyo ba guys, na kapag yung plans natin ay dun gumaganda sa lugar na yun, huwag na nating tangkaing ilipat. Kasi kapag nilipat natin siya, mamamalaya nyo na lang na meron na siyang mga pangit na dami. Channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala at bago lang po sa aking channel, ako po si Grace, and for today's video, i-update ko kayo dito sa ating mga plant collection kasi mahigit 2 buwan na nung in-update ko kayo dito sa ating mga halaman. So sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, malaki talaga yung nangyayaring pagbabago dun sa ating mga halaman. So ngayon, magsimula na po tayo. So ayan guys, dito tayo magsisimula sa unahan. And sa mga matagal nang nakakapanood sa akin, tuwing nag-a-update ako ng plants, dito talaga sa unahan. So kung mapapansin nyo, meron tayong bagong plant rack and yung mga nakahalagay sa kanya ay halos lahat aglonema. So eto sila guys, ayan. Dito ko na sila nilagay, yung mga nakalagay dun sa atin dun sa rack doon, nilipat ko na siya dito kasi dito mas nakakatanggap sila ng enough sunlight. So, ito mga nasa taas na to guys, ito yung collection ko. Ayan. Ayan sila. Mapapansin nyo, meron na tayong 2 tricolor. Ayan siya. Ito yung sineparate natin dun sa mother plant, through dividing. And dito naman, meron na tayong 3. Ayan, 3 na yung ating 10 carat. Ayan. Yan din yung dinivide natin nung mga nakaraang video natin. So, ito pala, itong aglonema na to ay yung soksong jaipong natin. Ito na yung pinakang mother niya. So, nag-iisa na yan sa amin. Tapos, ay! 4 na pala guys yung ating 10 carat. Ayan o. Ayan. So, ito, nag-iisa lang din to sa akin. Hindi ko pa yan napopropagate. And dito sa bandang baba, meron tayong 1 crotons dito. Yan. Itong baba na to guys, akin pa din yan. And ito yung prinopagate natin ng maramihan. Yan. Kinatings natin ng top cut and dinivide. So, ito yung pinakang mother plant natin. Ang ganda na ng color nung dahon niya. Mas gaganda pa yung color ng dahon niya dito guys kasi mas makakatanggap sila dito ng enough sunlight na kailangan nila. So, yung itong mga aglonema na nasa baba na yan guys, ayan. Yan naman ay collection nung kapatid ko. So, pinagsama-sama namin yung lahat ng klase ng aglonema na meron kami. And mapapansin nyo to guys, oh. Ang alam kong pangalan nito ay Snow White. Tingnan nyo, ang ganda niya, para mong rare na rin siyang tignan. Ayan. So, ayan na yung ating plant rack ng aglonema. So, papasok na tayo dito. Yan. Bubungad sa inyo yung napakalaki nating philodendron o sibuno. So, ito yung latest na bagong dahon niya. And tingnan nyo, meron na ulit siyang mag-a-unpearl na bagong dahon. Sobrang lalaki na. And pinag-iisipan ko nga i-propagate na to bago pa tuluyang lumaki yung mga dahon niya. So, ayan. Tapos, ito yung ating subastatum na mother plant. Ang laki na din nung napuproduce niyang bagong dahon. Ayan. Kaya lang, iba yung ikot niya. Hindi siya nakaharap dun sa ating pole. Ayan. Pero babaguhin na lang natin yung pole kapag medyo malaki-laki na to. Tapos, ito naman yung ating royal queen. Ayan. Ang laki na ng dahon niya. Ayan, oh. Sobrang ganda. Hindi nag-fade yung color niya. Pasensya na po kasi madumi yung dahon ng ating plants dahil nga nandyan lang siya sa baba tapos laging umuulan. So natatalamsikan talaga siya. Kaya madumi yung dahon nila. So dito pa. Ito pala guys, update din sa ating Monstera Peru. Kung mapapansin nyo, putol na siya dito. Kasi pinutol yan ng asawa ko dahil nagkaroon na siya ng fenestration. Ito yun guys, oh. Ayan. Pinutol niya and tinanim niya dito sa pinakampuno. Ayan, oh. Maliliit pa lang yung fenestration niya. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam,
na ang Monstera Peru po ay nagkakaroon talaga ng penetration, parang katulad ng mga Monstera Monstera Dansoniae, Monstera Thai Constellation, mga ganun po. So ayan. So dito sa kabila, ito yung ating watermelon naman. Ayan, magaganda na sila. Ayan. And ito yung pinakang mother ko. Itong dalawa na to. Tapos ito yung pinadikit namin dito, guys, oh. Yung ating Monstera Adansoniae. Ayan, ang taas na niya. Kaya lang, yung pinagtataniman niya, ang liit na paso. Hindi ko alam kung paano ko siya mareripat. Kasi nga, nakagapang na sila dito sa puno. Tapos, guys, update dito sa ating Monstera Aurea. Tingnan nyo. Ito yung dahon nung nabili natin. And tinanggal na namin yung sumibol sa kanya. Kasi, hindi nga siya nagkaroon ng variegation. Ito namang ating burl marks, ayan. Maganda naman yung tubo ng dahon niya and yung mga prenopagate namin, maganda din. Kaya lang itong ating Florida Beauty, tingnan niyo yung tumubo sa kanyang dahon. Walang variegation. Hinihintay na lang namin din kung merong variegation na yung sunod na mag-unpearl na dahon sa kanya. Kapag hindi siya nagkaroon ng variegation, sayang naman yung bili namin. Ang mahal pa naman ito, kahit isang dahon pa lang siya. Ayan. So, ito yung aming ito yung pinutol namin dito sa ating Aurea. Ito siya. Tingnan nyo, guys. Pasensya na ulit, ha. Tagbungahan na naman ng bangkal, kaya nalalaglagan sila. Ayan, oh. Wala man lang pinapakitang variegation. Hey. So, ito naman, itong ating snake plant. Ayan, meron na siyang dalawang tubo. Medyo matagal-tagal siya mag-produce ng suwi ngayon. Unlike nung mga nakaraan. So, ayan na yung ating mga plants. Lumalaki na yung ating pot belly. Ayan. Mahaba-haba na yung dahon na napuproduce niya. Itong pot belly, guys, hindi masyado siyang naging hype. O hindi masyadong naging in demand nung nagsimula yung pandemic. Ayan. Pero nagkaroon kami. Ayan, dalawa. Ayan. Tapos dito naman, itong ating Thai Constellation talaga ang isa sa the best. Kasi tingnan nyo yung na-produce niyang dahon. 3-5 penetration yung nagkaroon sa kanya. And ang ganda ng variegation. Ayan. Tapos ito yung isa. Meron na rin siyang papaano na dahon dito. Oh. Ayan. Dito pa. Tapos ito. Ang ganda na talaga ng dahon niya na napuproduce. Ayan, guys. Oh. Oh. Maganda talaga prinopropagate yung mga plants. Kung sa tingin nyo, mga pangit yung napuproduce niyang dahon, ipropagate nyo, guys. Kasi katulad nito, sobrang na-adapt na niya yung environment dito. Kaya siguro, maganda na rin yung tubo nung plants namin. So, ayun. Tapos, itong ating Brandianum, lumalaki na din yung dahon niya. Ayan. Ito yung latest na niripat natin. Itong ating mga Subastatum. Ayan. Malalaki na rin yung dahon. Ayan. And yan yung ibang Royal Queen. So, ayan. Dito naman. Ayan. Mahaba na din yung ating mga Silver Lady. Ayan. Ayan. Tapos itong ating Ruby Eye Moonlight, meron na ring mga bagong dahon na gumagapang. And itong ating Silvery Ann, ayan. Alam ko yung mga Syntapsus na Silvery Ann, medyo mahal pa rin siya ngayon. Ayan. So dito pa. Tingnan niyo to, guys. Yung aking Caladium, hinayaan ko lang siya diyan, tinuso ko lang itong kulay red na to dito sa isa. Ayan, kasi nga pag minsan may tutubo na bagong dahon, tapos yung old na dahon mawawala or matutunaw. Pero ngayon, meron na siyang 3 dahon dito and yung isa, ayan, hindi natutunaw. Very good. Pero normal talaga sa mga Caladium na natutunaw yung mga dahon nila or nagba-brown.
Ayan. At tapos pala ito, yung ating nilagyan ng pole, itong ating Philodendron Florida Ghost. Ayan siya. Ang taas ng kanyang pole. Ganon din itong ating Brandianum. Ayan. In-spiral ko talaga siya, guys, para medyo matagal niyang ma-reach yung pole natin. And then, itong ating mga Calatheas. Ayan. Magaganda naman na yung mga napuproduce niyang mga bagong dahon. Ayan. So, alam nyo ba, guys, na kapag yung ano natin, yung plants natin ay dun gumaganda sa lugar na yun, huwag na nating tangkaing ilipat. Kasi kapag nilipat natin siya, mamamalayan nyo na lang na meron na siyang mga pangit na dahon. Pumapangit yung mga dahon nila. And then, kapag lipas ng panahon na nandun na siya sa lugar na yun, ma-adapt niya na yung lugar na pinaglalagyan niya. So, gaganda na rin yung mga dahon niya. Huwag lang talaga natin sila ilalagay sa direct sunlight. Guys, ang ganda na ng dahon niya, oh. Ito yung pinupagit natin. Yan. And then, itong ating mga sensation, and ating Anthurium Renaissance. So, Renaissance daw ang tawag dito, guys, hindi Wave of Love. Ayan. Ito yung iba nating fern. Yan, sobrang kakapal na nila. Ayan. Tapos, itong fern na to, ayan, tingnan nyo, medyo kumakapal na yung dahon niya simula nung nilipat ko siya dito sa baba. Kasi doon sa pinaglalagyan natin, natutuyuan siya ng mga dahon, yung mga bagong dahon, guys, hindi tumutuloy, kaya hindi kumakapal itong ating maidenhair fern. Pero ngayon, ayan, oh, makapal na siya. Ayan. 'Di ba? Ang kapal na. Tapos ito yung ating Brazil na trailing na talaga. Ang lalaki na ng mga dahon niya, oh. Ayan. So, banda dito. Ayan, napakita ko na sa inyo 'to. Ito yung ating mother plant ng Ruby Eye Moonlight. Ayan, ang dami niyang mga suwi hanggang dito sa baba. Ayan, oh. Sobrang daming suwi. So, itong mga suwi na to, guys, yung mga papunta pa ganyan, ay tinatali ko papunta dito sa pole para umakyat sila. Ayan. Gaganda na. Tapos, ito yung isa. Wow! Ayan, oh, guys. Hindi pa tuluyang nag-a-unpearl yung ating pinakambagong lupinum. So, ito yung ano niya, yung pinakang bago, at ito yung newest niya. Ayan, tama ba? Tapos, tingnan nyo, meron na siyang isang tenga na napuproduce. Ayan. Ang ganda niyan, guys, kapag matured na. So, ito na yung pinakamalaking dahon, and ito yung susunod, kasi kapag ganito pa lang yung color ng dahon ng ating mga plants, guys, or yung masyadong mura pa, kapag na-reach niya na yung ganitong color, mas lumalaki yung dahon ng ating plants. Ayan. And ito yung ating Crystal Hope. Ayan. Meron na tayong 5 dahon. Ayan. Tingnan nyo, guys. Oh. Ang dami na sanang ano nito, dahon, nitong ating Philodendron Gloriosum na ano, dark form. Kaya lang nga, kinain sila ng uod, kaya tinanggal ko. Pero ngayon, meron na siyang 2 dahon. Ayan. Ito, kapag nag-unpearl na yung dahon na to, tatanggalin ko na rin to. Kasi ang pangit naman, tutubuan pa rin naman niya ng bagong dahon. Tapos, ayan, itong ating Bilitay. Ang haba na ng dahon niya, guys. Tapos, meron tayong pinakambago. Ayan. Masahaba pa siya dito. Kasi ganyan pa yung kulay ng dahon niya. Iniingatan ko lang kasi ang pangit naman ng may sira yung dahon ng ating plants. Tapos itong ating propagation ng Florida Ghost, marami na rin siyang dahon. And tingnan nyo to, guys, itong ating Philodendron Golden Violin. Ayan, ngayon pa lang siya tumutubo. Ayan, sobrang tagal. So far, yan yung pinakang matagal na tumubo na Philodendron na meron ako dito. So, ayan. Tapos, dito na tayo. Itong ating Espicolombia. Ayan.
Tingnan niyo yung tumubo na bagong dahon sa kanya, ito at saka ito. Nagtaka ako kasi 'di ba ito ay philodendron? Alam naman natin ang philodendron kapag nagpo-produce ng mga bagong dahon ay katulad nito. Ayan, separate siya dun sa pinakang luma na dahon niya. Pero iba itong ating ST Columbia, guys. Papakita ko sa inyo. Dito natin siya ilagay. Ayan. Tingnan nyo. Diba ito yung tumubo na dito sa atin na dahon? And parang ano siya, guys? Parang monstera. Kasi dito siya nanggaling sa pinakang petiole nung dahon nung ating ST Columbia. Ibang-iba dun sa ibang philodendron na meron ako. So, yun lang yung ayan, no? Katulad nito. Dito nang galing yung isang dahon. Ayan, no? Tingnan nyo. Katulad din ng monstera. Tingnan nyo yung monstera. Dito galing. Ayan. Hindi man siya dun sa pinakang node nang gagaling. Dito. Sa last na dahon. Ayan. So, ayan. Dalawa ng dahon yung napoproduce nung ating ST Columbia dito sa atin. And magpapatatlo na. Ito. Etong next na dahon na to, mas malaki na siya dito. Ayan. Binabala ko nga gawin na after na bumuka to, tanggalin ko na tong mga malalaking dahon. Kasi may mga issue siya, oh. Pero pag-iisipan ko din, comment down below, guys, kung mas maganda na tanggalin na lang sila or hayaan ko na lang. Okay? So, eto pa. Ayan. Eto, oh. Ang ganda talaga nitong ating, philodendron gloriosum na dark form. Tingnan nyo naman. Diba? Habang lumalaki, ay habang tumatagal, mas lumalaki na yung mga napoproduce niyang dahon simula nung prinopagate ko siya. Ayan. Tapos eto. Eto yung aking glorious. Meron na rin siyang suwi. Ayan. Eto yun. Tapos yung sa kapatid ko naman, eto. Tingnan nyo, sobrang laki ng dahon niya. And tinutubuan na siya ng bulaklak. So, hindi ko alam kung matutuloy yan. Pero hinihintay namin na matuloy kasi maganda rin yung paraan ng pagpopropagate through seeds. Ayan. Dalawa yung bulaklak niya na tumutubo sa kanya. Sana tumuloy siya. Ayan. And ito yung aming nag-iisang malaking monstera. Ayan. Lalaki na ng dahon niya. Ayan, guys. Ito naman yung mamiyay namin. Dito ko na sila nilipat. So, kung natatandaan nyo, etong part na to, dito nakalagay yung ating mga aglonema. So, nilipat ko na sila dun sa unahan. Doon. So, ito na yung nilipat ko dito. Etong ating Florida, philodendron Florida. Ayan na sila. Ito yung Florida Beauty na galing sa tissue culture. Kaya lang, di sila nag-produce ng variegation. Tapos ito yung pangalawa naming mamiyay. Ayan. Lumalaki na rin yung mga napoproduce niyang mga dahon. So, itong squamiferum natin, guys. Ang laki na rin ng dahon niya. And ito yung pinaka-latest na dahon. Itong squamin na to, guys, matagal na to sa amin. Tapos, prinopagit nung asawa ko to. And ang tagal niya bago sibulan ng mga bagong dahon. Pero ngayon, tuloy-tuloy na yung pagpoproduce niya ng malalaking dahon. And ito pa, guys, itong ating philodendron plumaniae. Ayan. Ito yung yung plants na nilagay ko sa leca balls kasi nga root rot. So nung nagkaroon na siya ng ugat dun sa leca balls, nilipat ko na siya dito. And ayan, na survive. Yan, no? Kumaganda na yung mga dahon niya. So, hindi ko muna siya papakialaman or ililipat sa mas malaking paso. Hahayaan ko na lang muna siya dito sa medyo maliit. Kasi medyo maliit pa rin naman yung ating plants. Ayan, no? Meron na siyang bagong papasibol ulit na dahon. Itong plumaniae talaga, guys, isa rin to sa sobrang bilis mag-produce ng mga bagong dahon. Ayan.
ayun guys, nakita nyo na yung bagong plant rack na nilagay namin dito. And sana nagustuhan nyo yung pagka-arrange nung ating mga aglonema. So nakita nyo na rin kung gaano na kalalaki yung improvement nung ating mga plant collection. So ayun guys, sana po ay nag-enjoy at nabusog ang inyong mga mata. Hanggang sa susunod! Bye!